Magandang araw sa inyo mga kalapatids. Beto Edits na naman para magbigay ng update dito sa Nakamura Loop mga kalapatids. So marami nagtatanong kumusta raw dito sa Nakamura Loop. Ito po ang nadadatnan natin dito sa Nakamura Loop. Nagbibreed na po sila itong apat na nakasalang. And mga nakapwesto sa OIR yung mga naging anak. Kaya sila uli yung inulit. So papakita po sa inyo. At meron pa rin sa kabila na nakabukod, siguro dumating na yung resulta ng OLR at nakalusot din yung anak. Ang ginagawa ni Mr. Nakamura, yung mga nakakalusot po na anak, nakakapwesto ni Chad Champion, yun lang po ang inuulit niya na kasi crowded na po sa kulungan. Kaya papakita po sa inyo. Ito po yung mga breeder niya. Etong nakapwesto sa OLR na nag second place ata to eh. Tapos ito pong pares niya yung nag first place sa OLR din 2 times. Inulit po ni ano raw eh para makita kung talagang pwede. Hindi niya muna binayback, pinaulit niya pong ikinarera na naman. Kaya 2 times OLR champion tsaka yung isa 3 beses lang. Ito naman po yung brown na yan, imported AU pares niya po, placer din po sa OLR. Ngayon isa lang po yung naging anak, naging kulay brown din, ganda. Ito po itong Graysill na to, AU na imported. Yung mga anak po nito, mga nakakapwesto sa OLR tsaka nagcha-champion, kaya inulit. Ito po, dating champion po ng OLR to. Dating pares nung sayon po ni ano, yung pagdating ko, ito kagad yung pinasikat niya, itong pair na to. Ibig sabihin, itong pair na to is golden pair niya. Yan. Bali, 4 lang. Ito. Ito yung nasa taas po, anak niya tong ano na to, itong Graysill. Yan. Nanalo rin po sa OLR yung anak niya. Ito naman po, imported, naka-sensor pa. Galing Canada, pero siya lang ang naiibang katawan dito. Medyo bangkain po ang katawan niya. Medyo mapicho, pero winner daw po ito eh. Sabi naman ni Mr. Nakamura, nung dumating siya, dalawa kami nag-unbox niyan. Tara sa labas, papakita ko po sa inyo at magpapakain tayo. Tataas sa building, ganda sana magpaikot dito eh. Kaso wala tayong flyer dito mga kalapatids. Puro breeding lang dito. Ay, kutin muna natin mga kalapatids. Dito po yung mga hen section. Yan, dami oh. Kaya dati puno itong kulungan ng nagbreed kami. Nag-pole blast sa breeding. Kasi dalawang tao nga niya. Sinusulit niya rin siguro. At marami siyang kasama. So imported po ito. Ano, NL. Netherlands. Ayun, tayo, maraming naka-sensor dito, yung mga nakasali sa naisali sa OLR mga kalapatids, so dami nila oh. Ayun oh. Crowded na, kaya sabi ko, wag muna mag-breed. Karamihan dito imported mga kalapatids kay Mr. Nakamura oh. Maganda oh. Ito naman cock section. Pansin niyo yung itong kulungan niya, walang trapdoor, walang flyer dito, puro breeding lang. Puro OLR, mga kalapatids, ang sinasalihan ni Mr. Nakamura. So, doon tayo sa loob para mapakain sila. Pakita ko po sa inyo, mga kalapatids. Yan, ganda ng kulungan niya, di ba? Puro kahoy. Oh, ito. Nagpumesto yung anak kaya nandito siya para i-breed na naman. Etong Netherlands na to, yung naging anak niya na isali ron sa Okinawa One Loop Race, nakapwesto. Ayan, hahanapan siya ng pares niya. Pinagpahinga. Eh palabasin natin para makakain sila. Boss, dami niyan mga kalapatid.
Ito, puro kakto mga kalapatids. Dito tayo sa viewing. Para lumabas sila lahat. Okay, kaya. Ay, kakto ko dito pa. Yan. Marami imported dito mga kalapatids. Ito, puro kakto. Inyo, oh. Eh, Taiwan siya rito, dalawa. Tapos, Netherlands, apat. Tapos, AU, anim. Tapos, yun niya, yung Canada, isa. Tapos, meron pa siyang, ano ba yung, meron pa dalawa eh. Dalawang imported na ibang ano na naman. Yan, oh, grabe sila kumain mga kalapatid. Saka grabe yung pagkain dito, tatlong klase. Yung SS, yung very small seed, saka yung sumusunod, medium size, saka yung ordinary size na patoka. Kaya pagka, ito, dati puno ito. Breed lahat. Full blossom breeding. Kaso nga, ininto muna. Yung mga muna may pwesto. Kaya, puro kaklat to, mga kalapatid, ha? Grabe, oh. May nagre-request yung mga hindi nakakita ng mga ano tsaka update na rin dito sa mga kalapati ni Mr. Nakamura. Sa Sabado na ligo nito mga to dyan, oh. May gripo dyan, naglalagay na lang tayo ng paliguan nila dyan. So doon tayo sa hen section na kalapati. Yan, oh. Banda na, oh. Tsaka ito. Once a week, may ganyan sila. Hindi ko alam kung ano yan. Yung gamot na binibigay nila, hindi tayo nakikialam dito sa mga paggamot ng mga ano nila, kalapate. Tapos, andito yung apat na ano, na 2020-2021 na champion ng OLR. Yung dalawa magkapatid, yung dalawa rin pares blue bar, magkapatid din, pares checkered, pares blue bar ang champion. Pero yung iba rito mga ML, pares din sa kabila yung mga import niya, ganun din sa hen mga kalapatid. Kaganda, oh. Oh. Gutom na gutom. Siguro konti lang pinakain nung kasama ko kahapon. Ayan, champion yan. Ayan, yun sinasabi kong checkered. Meron din siya rito Morris Gordon, yung mga black. Kaso yung imported na Morris Gordon, nasa Heraman, yung magpares. Tapos may binibreed din siya rito na Morris Gordon din, na parehas na naka top 10 sa OLR. Pinagpares niya magkapatid. Hindi ko alam kung bakit. Kaya meron dito mga itim na lumalabas maliliit. Nag full brother and sister siya na binred. O pinapalapot niya lang yung ano, yung mga bloodline ng mga kalapati niya. So, magang lang trabaho dito mga kalapatids. Napakagang. Kayang tapusin ng 30 minutes pero ginagawa ko lang isang oras. Bali sa isang buwan natin dito sa 12 na pasok. 12 times time pumapasok. Bali 12 hours din na pasok. Ay na ang oras natin. 12 days, 12 hours. Pero pag may breeding, maabot din ako ng dalawat kalahating oras. Kasi napupuno ito. E ngayon, eh, ano siya, alalay siya sa breeding. Tsaka mapapansin nyo yung mga leg band, yung katabi po na sing-sing. Yung isang breed lang po, yung mga kulay orange. Meron siyang green. Then, pare sa amin. Sa amin, apat na kulay. Dito naman, halos apat na kulay din. Ang mga breeding po ni Mr. Nakamura.
So yun lang mga kalapatids, ang update po ni Kuya Toy Bill sa inyo rito sa Mr. Nakamura Look mga kalapatids. At ano na rin. Tapos na rin yung trabaho natin eh. Mamaya pag naubos nila yan, dadagdagan ko. Kawawa naman kasi nabibitin sila. Sa dami niyan eh. Biski punoy mo itong kainan, kulang pa rin. Kaya hinihintay ko maubos, tapos dinadagdagan ko na lang. Ayun mga kak, ubos na oh. Malaki kasi ng katawan. Oh. Ayun yung mga kak, mga kalapatids. Parang electrolytes yung binibigay nila o kulay yelo. Oh, so hanggang dito na lang mga kalapatids. Ang update ni Kuya Toy Biz dito sa Mr. Nakamura Look mga kalapatids. At papakita ko lang sa inyo yung labas. Ito po yung kabuuan ng kulungan niya. Oh. Yan, maliit lang. Tapos napaligiran tayo ng mga matataas na building. Oh. Yan. Yung mga building dito sa paligid namin. No? Yan, magandang palatandaan ng kalapati. So hindi lang isa tong 8th floor po to. Hindi lang po itong isang building ni Mr. Nakamura. Bali rito po sa Osaka, ang pagkakasabi niya nung unang pasok natin dito, ang minamanage niya raw at sarili niya mga building dito is 20 building. Sa Tokyo ganun din. Kaya pag nagkikita po kami ni Mr. Nakamura is kada sahod lang kami magkita. Minsan, itong buwan na to hindi kami nagkita. Pagkatiwala ang isang tao sa iyo, nakikita yung performance mo maganda at maaasahan ka, eh talagang pag pinagkatiwalaan ka, eh bigay mo yung best mo. Yun po ang payo ko sa mga loopman na kagaya ni Kuya Toy Beats. Bigay nilang best nila para pagkatiwalaan sila ng gusto ng kanilang mga amo. So hanggang dito na lang mga kalapatids. Maraming salamat po sa tumatangkilik sa YouTube channel ni Kuya Toy Beats. Please like, share, and subscribe lang po. Para kay Kuya Toy Beats, maraming salamat. Arigato po. Salamat po. Bye.